Yo, what's up guys? Good morning. No, so for today's video magka-cut tayo, no? So for today is February 3, 2020, 11 PM pa lang. So hindi pa pala morning, akala ko morning na. So good evening pala guys, good evening. So mas gusto kong gumawa ng video ng mga gantong oras kasi bukod sa tahimik na, and then nakakapag-focus tayo kasi wala naman masyado nag-chat sa atin sa Messenger, no? So mas nakakapag-focus tayo doon sa mga gusto natin gawin. So gagawa tayo ng cut-out stickers o yung tinatawag na cry-cut stickers, no? So mas maganda to kumpara doon sa mga printed kasi hindi siya mabubura hanggat hindi nyo siya tinatanggal, no? Unlike sa mga printed, kumukupa siya katagalan, 1 years, 2 years, no? So ito yung mga topic na pag-uusapan natin ngayon, no? So yung una, ano ba yung mga materials at mga equipment na pwede natin gamitin. Pangalawa, editing and cutting ng mga apps sa ating computer. And yung pangatlo, syempre yung pricing para malaman natin kung magkano natin siya pwedeng ibenta, no? So yung una, materials and equipment. Syempre, unang-una kailangan natin ng sticker, no? So mabibili nyo yan sa mga printing supplies. So next is yung transfer tape. Ba dun yung tatak niyan. Next is, syempre kailangan meron kang desktop computer. And cutter platter, syempre, para makat mo yung stickers mo. And then yung sunod is gunting, cutter, kahit maliit lang, ruler, metal ruler, mas maganda, tsaka yung lumang ATM card, no? So yung ulitin ko, yung lumang ATM card, hindi yung pinaglalagyan mo ng sahod mo, masisira yan. Okay? Next natin is yung editing and cutting, no? So unang-una dyan, kailangan mo ng Photoshop, and then para ma-vectorize mo yung image mo, kailangan mo ng Vector Magic. Okay, so dito na tayo sa editing. Open nyo yung Photoshop nyo, and then click nyo lang yung file para ma-save nyo siya, no? So next nyo yung pindutin nyo yung save as, no? So make sure na naka 300 megapixel and PNG files yung inyong image, no? And then i-open nyo na yung inyong Vector Magic, ganyan lalabas sa inyong interface, and then click nyo lang yung import from folder, and then piliin nyo yung image na sinave nyo, and then click nyo lang yung open, no? So ganito lalabas nyan, and then click nyo lang yung fully automatic, and then hihintayin mo lang siya matapos, and then click mo yung done reviewing, and then save as. So wag mong kakalimutan na kapag sinave as mo siya is dapat nasa PDF file siya. Okay, next naman natin is open na natin yung SignMaster, no? So pag na-open mo yung SignMaster, ganito lalabas, click mo yung new documents, no? Pag na-click mo na yung new documents, click mo yung file. Okay, and then pag na-click mo na yung file, click mo yung import. No, click mo yung import, piliin mo yung naka-PDF na design na ginawa mo kanina, no? Okay, and then click mo yung open. Tapos pag na-click mo na siya, click mo lang yung accept. Ayan. And then pag na-click mo na yung accept, i-click mo lang siya dyan sa pinakagitna, and then ganyan na lalabas, no? So dito sa part na to, dyan mo makikita yung size niya. So para sa akin, 4 is okay na. So 4x4 siya. And then click nyo yung mansanas na yan. And then click nyo yung create cut contour, no? So pag kinlik nyo yan, kailangan i-check nyo yung keep holes para lahat ng mga butas is makat ni cutter platter, and then okay. Okay, next natin is i-click nyo yung parang cutter na yan, no? So pag kinlik nyo yung parang cutter na yan, ang lalabas is ganito, and then i-click nyo yung cut now. Okay, yan yung cut now na yan. Pag na-click nyo yan, lalabas na yung ganito, and then proceed na kayo, yes mo lang yan. And then yung lalabas na is ganito na. So habang nagka-cut siya is umaandar yung indicator na yan, no? So check nyo na, ito na. So nagka-cut na siya. And then habang nagka-cut siya, so dapat yung blade nyo is nasa number 3. Okay, no? So para hindi masyado malalim yung pagka-cut niya sa sticker. And then sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga susunod na videos. Okay guys, so dito na tayo sa pagtanggal ng mga excess na sticker, no? So medyo nahihirapan tayong magtanggal pa lang dito sa ating cutting mat. So mahirap talaga kapag walang cameraman. Okay, no? So eto. So i-cut nyo lang yung mga sobra-sobra, no? Para hindi siya, hindi naman ganun kahirap tanggalin, no? So
tanggalin yung excess and then yan. So sa pagtanggal niyan is kailangan gagamit kayo ng cutter para yung mga kanto niya hindi mabigla pagka hinila niyo siya, no. So yan, parang ganyan, daan-daan lang. Okay, no. So pag-usapan naman natin ngayon is yung pricing, no. So sa pricing naman nito, since ito ay 4 inches by 4 inches, ngayon ang mangyayari noon 4 times 4. Okay? And then ita times niyo siya sa 2, no. So bakit 2? Kasi yung isa para doon sa sticker and then para naman din doon sa transfer tape na gagamitin natin, kaya naka times 2 siya. Okay? So kung 2 colors yung gagawin niyo, 4 times 4 times 3 naman 'yon, kasi dalawang sticker yung ginamit mo, dalawang kulay eh. Okay, dalawang kulay plus isang transfer tape, no? So times 3. Okay, so ganun lang yung ginagawa kong presyo pagdating sa mga sticker ko, para hindi naman ganun ka ano, and then hindi naman ganun kamahal, and then bawi pa rin naman, kasi pagka nakagawa ka halimbawa ng tatlo niyan, so bawi mo na yung 1 meter na sticker mo. So for 4 times 4 na sticker, 4x4 na sticker, mga tatlong ganun lang, bawi mo na yung 1 meter na pinambili mo doon sa sticker mo na 1 color. Kasi nga, di ba, 4 times 4 is equals to 16. No? So, ita times 2 mo siya. So, magiging 32. No? So, pag naging 32 na siya, yun na yung presyo nung sticker mo. So, ang gagawin mo, gagawin mo na rin siyang 40. No? So, para hindi naman wala ng butal. So, pag naging 40 siya, and then ita times mo sa 3, kung makatatlong sticker ka na benta sa isang maghapon, di may 120 ka. Eh, ang presyo lang naman ng isang sticker na 1 meter is nasa 70 pesos lang. No? So, dun pa lang, may tubo ka na agad. No? So, magandang pang-business to, lalo na dun sa mga malapit sa mga highway, mga kalsada. So, nakikita yun ng mga tricycle driver, mga nagmumotor. So, hindi ka na mahirapan magbenta kung ganun. No? So, ito na yung finished product natin. So, pwede na siyang i-display sa labas. So, may dadagdag na natin siya, display sa labas. Okay? So, that's all for today po. Maraming salamat po sa mga nanood. And then, subscribe na lang po kayo. So, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. No? So, ciao, bye!